Ate, kuya, kamusta na ba? May panahon ka pa ba sa ating ama? Balita ko di ka na nagsisiba. Habang wala time, ano pang iba mong dahilan? May plano pa ba? Saka na ba? Kapag yumama ka na... Yo, what's up mga master? It's your boy Respy. Panibagong video na naman kaya matik na panibagong kaalaman na naman. Ang gagawin natin ngayon, magwi-win naman tayo ng soul sa pamamagitan ng rap. Bago kami nag-uumpisa, nagpe-prayer muna kami doon sa gilid, doon sa sulok. Ayan, makikita nyo. Diyan, dito kami nagpe-pray. Kung walang guidance ng Lord, paano kami magtatagumpay? Kailangan kasama lagi ang Lord. Kasama ko si Cesar. Medyo umiyak pa ngayon kanina nagpe-prayer kami. Ayan, siya pala yung nagbe-video. Talagang napakasarap sa pakiramdam. Actually mga master, kung mapapansin nyo, walang gaanong tao sa Baywalk. Kasi may incident kasi na nangyari dito. Nagkaroon ng saksakan. Kaya alam nyo, grabe talaga, exposed talaga yung gawain ng kaaway. Kasi alam nyo, ang ginawa ng kaaway, tinakot niya yung mga tao. Siguro ng kaaway na lagi kami i-evangelize dito or nag-share ng aming testimony. So ang ginawa ng kaaway, tinakot niya yung mga tao sa pamamagitan ng incident na nangyari na ganun. So napaka, kung isipin lang natin, kung titingnan lang natin, parang normal lang, pero grabing na-expose talaga yung ginawa ng kaaway. So kaya, pero hindi niya papapigilan. Laging takot na sa kaawayan, doubt sa kaawayan. Lahat ng mga bagay na yan, sa kaawayan. Kaya magpapa-apekto tayo dyan sa worry, sa doubt, sa takot, talo tayo. Kailangan gawin natin, matapang tayo kasi kasama natin lagi ang Lord. Kasama natin lagi ang Lord in Jesus name. At ngayon, sisimulan na natin ang panibagong gabi. So hanap muna kami ng prospect namin. Let's go! Let's go! Master, may papakilala pala ako sa inyo. Isa siya sa mga legit na mandirigma ng, siyempre, mandirigma ni Kristo. So, eto, papakilala ko sa inyo. Walang iba, kundi si Caramel. Ay, no. Good evening. Kasama natin siya. After natin magkuha yung attention ng tao, siya yung mag-share ng gospel, ng word of God. So, napaka-importante yun. So, simulan na natin. Let's go! Taong naliligaw ng landas. Mga taong nasisilaw sa makamundong mga bagay. Yo! Ate, kuya, kamusta na ba? May panahon ka pa ba sa ating ama? Balita ko di ka na nagsisiba. Habang wala time, ano pang iba mong dahilan? May plano pa ba? Saka na ba? Kapag yumama ka na, papaano kung hindi ka na umabot pa dun? Paano nakakaligtas sa pagdating na panahon? Nanda ka na bang umaray ng walang katapusan? Kahit magsisi ka man, maraming rason. Kasi nakatasal naman daw madalas pag umag-almasal. May nagsabi mas masahal pag iba nagsisimba. Pero wala ka rin naman pinag-iba sa kanila. Ano sila rin ang dasal? Galing panalangin ni Sina sa uluan to. Kadalasan pag religious na naman ng topic pag humiling sa taas, gusto agad-agad na para bang magic nakakaalala kala naman kapag may problema ka. Wala na ang Bible, puro social media, pati sa laro ay na-addict. At kapag nasasaktan sa halip na magdasal, yung iba laklak ng alak, yung iba pati wakal. Marami ang natutukso at nalilito, kaya payo lang to kapatid. Bangin ang buhay, sigad ang tulay, natatangang daan para makatawid. Di mo ba ito naisip? Buhay natin ay panandalian lang. Huwag mong hayaang magsisi sa huli. Tandaan ang kaligtasan ay hindi nabibili. So ayun po, ngayon po gusto ko pong tanungin po kung ano po yung impact sa inyo ng kanta. At kung may na-realize po ba kayo or something na ganun po. Sa inyo po, sir. Ano man, yung goods naman yung pagkakanta mo. So, balay kung ako mag-judge yung pagkakanta mo. Matagal man siguro yung ginagawa mo ngayon. Aba. So, actually, yung pagkakanta mo na yun, yung pag, siguro, pag napapaisip ko sa ano, sa itong bagay, kunyari nagpo-focus ko sa lyrics. So, may mga bagay ka na sasabi na parang mapapaisip ka na, parang bigla mamumulat sa may ano, sa mga ginagawa mo ngayon na ano, na dati ginagawa mo ganito, tapos parang naiisip mo na medyo mali siya, to parang gusto mo itawa yung gusto mong gawin. Tama po. Tapos kayo po. For me.
naman siya. Ano lang. Ang ganda ng pagkagawa mo. Ikaw ba yung gumawa nun? Apo. Ikaw ang kuto. Oh. Ang ganda ng kinampos mo ang ano rap. Then, ano pa ba? Patuloy mo kasi parang nakaka-relate ako sa pagkumpos mo lang. Ano po yung pinaka-tumatak na linya po sa inyo dun? Hindi akong maisip. Pwede mo pass. Sa inyo, sir. Sa kaligasan ko. Ang kaligtasan. Sa inyo po. Sa akin po yung kasi usually lahat naman ng kabataan talaga nakakalimutan na yung taas. So yun po yung sa akin din ako. Yung nag-impact. So, kasi minsan talaga nakakalimutan ko na rin. Pero hindi man nakakapagsimba na tuloy-tuloy. Pero hindi ka parang siya nakakalimutan. Sa inyo po. Nakaka-inspired po yung kanta niya. Gusto ko lang po yung ano po, yung part na nagadasal po, tapos So ayun po, actually tama po kayo lahat. Sa totoo lang po, dati rin po ako na, bago po ako naging rapper para kay Lord, actually, yung kanta ko po na yan, kaya ako naisulat yan, kasi po dati po ako na namumuhay po ako sa kasalanan, which is, dati po akong addict magsigarilyo, uminom. Oh no! Puro makamundo po. Actually, pumupunta kami dito sa Baywalk dati, nag-rap battle kami dyan. Yun po yung purpose ko kasi iniisip ko na yung kaligayahan ko kasi nandoon sa part na yun. Which is lahat pala ng bagay na akala natin yun na yung kaligayahan natin, panandalian ng lahat yun. Oh, alam niyo po, napaka-importante na may ginagawa tayo sa harapan ng Lord. Maraming nagsasabi mahal nila ang Lord. Pero wala naman silang ginagawa sa harapan ng Lord. Kasi ang tunay na pagmamahal sa Lord ay pagsunod. Marami sa atin na patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. Kaya napaka-importante na dapat talikuran natin yung mga bagay. Isuko natin sa Lord. At ito lang, maraming mga bagay na nagiging dahilan kung bakit nalilimitahan tayo sa paglapit sa Lord. Iniisip kasi natin doon yung kaligayahan natin. Di ba? Pero sa totoo lang, alam natin lahat kung anong purpose ng buhay natin, kung bakit tayo nandito sa mundo. Alam mo kung ang nangyayari? Itong mundo na to, panlito lang to, pero ang totoo talagang dahilan kung bakit tayo nandito, para pagselbihan ng Lord. Kaya lang, dahil ang tao, tayo, napamahal tayo sa mundo, kaya nakakalimutan na natin yung ginagawa natin para sa Lord. Dapat may gawin tayo sa harapan niya. Sa totoo lang kasi, lagi nating iniisip na may gawin ng Lord. May, bless mo naman kami, Lord. Lagi tayong ganun iniisip natin, pero sa totoo lang, may ginawa ba tayo sa harapan ng Lord? Baka nga, kailan po ba kayo, sir, tanong po kayo, kailan ko po kayo naka-open ng, yung, kailan po kayo huling naka-open ng Bible po? Actually, yung, ano lang po, okay lang po yan kahit ano man po, ang mahalaga maging honest po tayo. Meron nakasala ko sa isang group na about sa religious ano rin. So kumbaga mas enlightened ako sa mga bagay na hindi ko pa alam dati. Na nalalaman ko ngayon. So sa bawat bukas ko ng Facebook, meron ako nakikita ng ganun. So kumbaga actually, sir, sa totoo lang yung pagtatagpo natin na to, may purpose to eh. Kumbaga ni-remind ka na naman ulit ng Lord regarding na mas magpakalalim pa kasi napaka-importante na mas maging malalim pa tayo sa Lord. Ang sinasabi ng iba na akala nila malalim na sila, pero sa totoo lang may kulang pa kasi sa totoo lang katulad namin sa totoo lang ginagawa namin yung ito, yung katulad ng ano, ito unang video lang yan, pero sa totoo lang ang goal talaga namin makawin ng soul. Yun kasi talagang napaka-importante na may tumanggap talaga sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante sa lahat, kaya napakahalaga na may ginagawa tayo sa harapan ng Lord. So yun na nga, okay lang yun, sir. Ibig sabihin, sir, may purpose talaga yun sa buhay mo. Kaya gano'n na nahayagan ka ulit ngayon. Kayo po, ma'am, ano po yung pinaka-last nyo pong basa ng Bible po? Hindi ko matandaan. Oh, no! Napaka-importante po, ma'am, na binabasa po natin yung love letter ng Lord sa atin. Kasi doon kasi yung kapangyarihan ng Lord sa pamamagitan ng salita niya. Yung kasi ang kailangan pang hawakan natin hanggang dulo. Kasi kung wala yung salita, hindi rin natin alam yung patungkol sa kanya, di ba? Kaya napakahalaga na magpakalalim pa tayo sa Lord. At kayo po, kung tatanungin ko po kayo, ano po ang pinaka
Alibaw, kung tatanayin kayo ni Lord, bakit kita papapasukan ng langit? Sa anong dahilan? Ano pong isasagot nyo, sir? Kayo na po ulit. Sa ngayon, wala pa akong masasagot sa dahilan. Sa ngayon, wala pa akong nakakagawa, pero may plano ako na gustong gawin in the future, pero hindi pa magawa sa ngayon dahil limitado pa yung ability. At least nandun yung desire, sir. Napaka-importante na may desire tayo pagpatungkol sa Lord, na may desire tayo na mag-serve sa Kanya. Kasi sa totoo lang, sir, ibig sabihin may purpose, na malaking purpose niyan sa buhay mo. Parang katulad din sa akin ng nangyari dati. Parang basag ang buhay ko, walang kwenta ang buhay ko dati, pero grabe, ginamit ako ng Lord para din maabot yung ibang tao talaga. At ikaw, ma'am, ano pong isasagot mo, ma'am, sa Lord kapag tinanong kanya na bakit kita papapasukan ng langit? Wala talaga akong masagot ngayon. Never yung nagsasagot niya. Napakahalaga, ma'am, na may gawin tayo sa harapan ng Lord. Ikaw, ito, sir. Ano po ba ang sasagot mo? Hindi mo pa ulit ang tanong. Kung pupunta, ay kung tatanayin ka po ng Lord, na bakit kita papapasukin ng langit? Sa anong dahilan? For me, wala pa rin pong dahilan kasi po. Ganun din po sa akin. Oh, no! Kailangan pa natin magpakalalim sa Lord. Sa iyo po. Sa akin kasi, yung bagay na nakaraan, parang nakaka-open na Quran na sa akin. Apa. So, yung siguro wala pa din po kasi hindi naman natin alam. Pero tingin ko baka ito na yun, ma'am. Ito na yung purpose nun. Yung naabot ka na ng mensahe, ibig sabihin, ito na yung time para mabubuksan na. Sa'yo po, ma'am. Tama po. Actually, alam ko po yung pakiramdam niyo po, pero alam ko po yung isa rin sa mga katulong sa inyo. Pakilala ko po sa inyo si Kuya Romel. Hello, bro. Sis, bro. Sabi bro, kumbaga, okay lang ba, bro, na iramin ko yung puting oras yung sis? Makapag-share lang ako sa inyo lang, bro, na word of God ng kaligtasan. Kung paano po ba talaga maligtas yung isang tao. So, tagasan kayo, bro. Tagasan kayo. At yun na nga, nakapag-share na si Kuya Romel ng gospel. At syempre, yun, doon na namin tinapos yun. At sa mga abang kayo sa mga susunod pa naming mga video, sapagkat marami pa tayong aabangan. Subscribe kayo sa Mali Recipe.